Guys, ginagawa ko kong mas informative as possible yung videos natin kasi dumaan din ako dyan. Marami akong question, marami akong tanong, walang sumasagot. Bakit? Kasi hindi po lahat ng nasa quail raising business, quail farming business ay gustong mag-share ng kanilang knowledge. Hello guys! Welcome sa ating panibagong episode ng Tanong Mo, Sagot Ko. So ito ang inyong Kuya Ace para mag-share, magbahagi ng mga questions na inilalagay nila sa ating comment section. And syempre, i-share ko sa inyo yung sagot for today's video. And guys, abangan nyo kasi randomly nag-shoutout po ako sa ating mga videos. I-shoutout ko po yung mga malimit na nanonood at nagko-comment sa ating mga videos. So, enjoy guys! Hopefully, meron kayong matutunan. Para sa unang question natin guys, so galing ito kay Sir John Paul Frial. So, ang question niya ano daw bang feeds ang ipinapakain dun sa RTL na 25 days old at ilang kilo daw yung dapat kainin nung kanyang 800 heads? So guys, ang akin po ginagawa sa 25 days old po na RTL ay starter mash po muna. So pwede pong starter crumble na pang quail. So yun po ay papakainin ko ng starter hanggang umabot po ng 20% yung aking egg production. So yun po, starter mash po hanggang umabot ng 20% ng aking egg production. And kapag po lumampas na po ng 20% or nasa 20% na po yung aking egg production, saka po ako naghahalo ng laying mash. So yung paghahalo ko po ng laying mash ay paunti-unti. So kung ang tanong naman po ngayon ay 800 heads po, ang nakakain po ng isang pugo sa isang araw ay 22 to 25 grams. Pero kapag po nasa 25 days old pa, yan po ay nag-a-average pa lang ng 17 to 20 grams. So, i-times na lang po yung 17 to 20 grams sa 800 at makukuha nyo po yung tamang dami ng patuka na dapat nyong ibigay dun sa inyong mga RTL quails. Hopefully po kay Sir John Paul Frial, nasagot ko po yung inyong question. Guys, yung next question natin is galing kay Sir Rendel Garcia. So, ang question niya is, kung mapipisa daw ba yung mga itlog na galing sa laying mash yung patoka? Ang sagot po, sir, ay hindi po. Kasi po, ito pong ating mga laying mash ay wala pong paraan para mabigyan ng similya yung mga itlog. So, technically po, infertile po yung mga eggs. Pag po infertile, hindi po magkakaroon ng similya o wala pong similya, hindi po mapipisa yun kahit ilagay po natin sa incubator. So, para po makagkaroon kayo ng fertile na itlog, kailangan pong asama yung isang lalaking pugo at isang babaeng pugo and then magmate po sila and then yung magiging itlog po nila possible po na fertile, malaki po yung chance na fertile po yung itlog and then yun po yung gagamitin nyo para papisahin siya either sa incubator or ilagay nyo po sa itlog na sa inahin po na manok na naglilimlim. Pero hindi ko po nasusubukan yun sir kaya hindi ko po talaga ma-share sa inyo kung paano po yung paraan ng pagpapapisa. Pero mostly po ang ginagawa po ng mga hatchery ay talagang incubator po ang paraan ng pagpapapisa nila sa mga itlog po na fertile. Yun po sir, kailangan po magsama yung lalaki at babaeng pugo para po maging fertile at mapisa po yung itlog. Hopefully Sir Randel ay nasagot kita sa iyong question. Bago po tayo mag-proceed sa ating next question, shoutout muna po natin si NFT2K per day. Hello po sa inyo, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa ating mga videos. And guys, para sa ating third question, so galing po kay Laloy Saison. So, napaka-crucial nung tanong niya. Para sa akin, napaka-importanteng malaman nyo to. So, kailan daw ba naglilinis ng ipot? Or kailan ba kami naglilinis ng ipot ng mga pugo? So, guys, ang diskarte po namin ay sa umaga. Kasi, sabay-sabay po namin gagawin lahat. So, maglilinis po kami ng ipot. Maglilinis po kami ng painuman ng mga pugo. Magpapatuka po kami ng mga pugo. So, lahat po ng dapat naming asikasuhin sa pugoan, pinatapos po namin sa umaga para po isang stress, isang abala na po sa ating mga alagang pugo. And then, sa gabi po, hinahayaan po natin na matapos yung pag-itlog nila and then saka po natin i-harvest. So, ibig sabihin, wala na pong abala na magaganap pa sa gabi. Kasi nandito dito na po sa mga egg catcher natin yung mga itlog. So, dadamputin na lang po namin and ilalagay po namin sa crates. Hindi rin po kami maingay. So, ayun po, Sir Laloy Saison. Sa umaga po kami naglilinis ng ipot para po hindi na po mai-stress yung mga pugo sa gabi kasi meron din akong nabasang isang question, hindi ko lang maalala kung sino, sa gabi daw sila naglilinis.
So parang comment niya na sa gabi daw sila naglilinis ng ipot ng pugo. Mas maganda po na gawin niyo po sa umaga kasi magpapahinga rin po yung mga pugo natin sa gabi para iwas stress na rin po kapag oras na po ng pahinga nila. So ayun po Sir Laloy Sison, hopefully po nasagot po yung inyong question and maraming salamat po sa patuloy na panonood sa ating mga videos. So guys, para sa ating fourth question, galing to kay Sir Habarwil Padua Estacio. So ang question niya is paano daw ba yung marketing ng pagpupugo? So sabi niya, isa daw siyang masugid nating manonood. So hello sir, maraming salamat po. So ayun nga, ako kasi nag-umpisa talaga ako, parang nakwento ko na rin to sa mga past videos natin na nag-start talaga ako mag-alaga ng pugo, wala akong market. So napakasama pala na mag-umpisa ng pagpupugo ng wala kang market. Bakit? Number one, araw-araw umiitlog yung mga itlo. Umiitlog yung mga pugo. Saan mo dadalhin? Number two, madami ka palang kakompetensya, hindi mo alam. So ang ginawa ko, nag-ikot-ikot ako sa palengke. So hinanap ko kung sino doon yung mga tindahan na kinukulang sa supply ng itlog ng pugo para hindi tayo maka-apekto doon sa mga current na may sinusuplayan. So ang ginawa ko, hinanap ko yung mga kinukulang sa itlog and then sinabihan ko sila na taga dito lang ako, malapit lang din ako dito sa area ng palengke, Batangas City lang din ako, pwede ako mag-supply sa inyo ng itlog ng pugo. And then, nakuha ko yung loob nila. Kasi sabi ko, ibibigay ko sa kanila kung ano yung volume na kailangan nila. And then, eto ngayon, meron tayong continuous production and continuous na pagmamarket sa ating mga itlog ng pugo. So, huwag kayong mag-uumpisa ng pagpupugo nang wala kayong market. Kasi, unang-una, hindi lang tatambak yung itlog nyo. Mahirap. Kasi, pag wala kayong mabenta na itlog, tendency niyan para hindi mabulok, ibababa ninyo yung presyo. So, masisira yung market ng mga itlog ng pugo, especially yung may mga magagandang market, lalo na yung may mga magagandang sinusuplayan sa mga palengke. So, ngayon, usong-uso yan, na uso this past few months, or talagang kahit ngayong buwan na to, isa sa mga kliyente ko nagsasabi na ibaba ko daw yung presyo ng itlog ng pugo natin kasi meron daw nagbabagsak doon ng mas mababa. So, hinanap ko, and unfortunately, hindi ko talaga nakita. Pero I know someone sila from San Jose, Batangas, kung nanonood po kayo, maganda na po yung presyo ng itlog natin, itaas nyo na po, huwag po nating ibaba dahil napakamahal po ng cost to produce natin, ang mahal po ng feeds, ang mahal po ng ating production cost. So ayun po, hopefully sir, nasagot ko yung tanong mo and maraming salamat sa patuloy na panonood. So guys, bago tayo mag-proceed ulit sa ating next question ay shoutout muna natin si Ma'am Tessie Carillo. Hello po ma'am, maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga videos. Mag-iingat po kayo palagi. So guys, para sa ating question number 5, ito ay galing kay Sir Ignacio Jr. Cacal and Ma'am Rona Benasa. So ang question nila ay paano daw kapag naubusan ng quail layer mash or walang quail layer mash na mabibili doon sa area nila? So meron po akong nalaman na pwede daw ipatuka yung mga chicken layer mash. Yun nga lamang po ay mas malaki po yung butil ng mais noon and possible na mahirapan yung ating mga pugo. So kung talagang naubusan kayo, pwede naman po yun siguro salain nyo po. So salain nyo po para maalis nyo yung mga malalaking biak ng mais. And then yun po, pansamantalang inyong ipatuka. Pero kung sakali man po na gusto nyo mag-alaga ng pugo at talagang wala kayong makuhanan ng quail layer mash or quail layer crumble, I highly suggest po wag muna po kayong mag-umpisa. Bakit? Kasi po, iba po talaga yung components ng quail layer mash at saka chicken layer mash kasi magkaiba po yung body and digestive structure po ng mga pugo at ng mga manok. So baka po hindi kayo makaabot sa magandang production result kung hindi po angkop or hindi tama yung patukan na ibinibigay natin doon sa ating mga alagang pugo. So, pero pansamantala po, kung naubusan kayo, pwede naman po sigurong ipatukan ninyo yung starter mash o kaya po itong chicken layer mash. Siguraduhin nyo lang po na maliliit po yung butil ng mais para po hindi mabulunan yung ating mga alagang pugo. So hopefully po ay nasagot ko ang inyong question. Maraming salamat po. So guys, para sa ating question number 6, galing kay Sir Mel Montemayor or Nel Montemayor. Ang question niya, isan daw ba ako bumibili ng karton or yung box ng ating mga itlog pugo? So sir, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa question na yan. So ako po ay talaga, ang aking pong nagdi-deliver ng feeds, ayun din po yung nag-deliver sa akin ng quail box. Pero po kung wala po kayong mahanap malapit sa area nyo,
Yung pong kaibigan ko, hello po, Ma'am Sari Trading. So, shout out po sa inyo. Siya po ay supplier, maker po ng quail egg box. So, siya po ay taga Manila. Meron po siyang Shopee account. So, ilalagay ko po yung link dito sa description ng videos na to o ng video na to para po maka-order kayo ng inyong quail box. Ayun po, sir. So, ang presyo po ng quail box kay Ma'am Zari ay nagre-range po ng 6 pesos and 30 cents to 6 pesos and 50 cents each. So, sa isang bundle po ay 630 or 650. Depende po yun sa depende po sa dami. Pag madami po kayong kinuha, talagang ibibigay po yan ng discount. So, once again po, Sir Mel Montemayor, yun po yung sagot ko sa inyong question. Ilalagay ko na lang po yung link, yung Shopee link para po maka-order kayo kung wala kayong makuhanan sa inyong area. Hello po, Ma'am Zari Trading. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagpo-provide ng quality quail boxes po para sa ating mga itlog pugo. And guys, bago ulit tayo mag-proceed sa ating next question, mag-shoutout ulit ako. Hello po, Sir Francisco Lubiano. So, na-shoutout na kita, sir, nung nakaraang video natin. And shoutout ulit kita kasi palagi kang nanonood sa ating mga videos. Maraming maraming salamat, sir, sa patuloy na pagsuporta, patuloy na panonood. And hopefully, merong natututunan yung mga tao na nakakapanood sa ating mga videos. So, tuloy-tuloy ko lang na isha-share yung knowledge na meron ako. And hopefully, lahat tayo umasenso pagdating ng araw dito sa quail farming business. So, Sir Francisco Lubiano, ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. So guys, yung next question natin is galing kay Sir Johnny Bulozo. Hello po sir, maraming salamat po sa question. Ito ang tanong niya. So kung hindi daw po problema yung daga sa ganitong klase ng puguan. Actually sir, napakalaking problema po yung pinagdaanan ko in terms of mga daga dito sa ating puguan. Kasi talagang before ay napakadaming daga dito na talagang lumalaki at dumadami. Nagkakaanak pa sila, daladala pa nila yung mga anak nila dito. Dumadaan sila dyan sa bubong natin. And then, pumapasok sila dito sa ating mga egg catcher. So, kinakain nila yung mga itlog. So, tinitira lang nila yung shell. So, kapag may time pa, binubuhat nila yung itlog, dinadala nila sa sulok-sulok kung saan hindi sila makikita. And doon nila kinakain yung mga itlog. So, akala namin may problema yung pugo namin, bakit laging ang baba ng production. So, ngayon, ginawa namin ng paraan. Alam nyo naman siguro ang ginagawa natin sa mga daga. So, kung ano yung nasa isip nyo, yun yung ginawa namin. And ayun nga, napigilan namin yung mga daga. So, naiwan na lang yung mga butas na ginawa nila dito sa ating mga fine nets. And dati rin, pinapasok nila to. Itong loob ng ating screen. So guys, kung madaming daga sa area nyo at hindi talaga mapigilan, huwag kayong gagamit ng plastic screen. I highly suggest huwag kayong gagamit. Bakit? Kasi itong mga plastic screen ay kayang-kayang ngatngatin ng mga daga. And kapag nangat-ngat ngayon ng mga daga, tuloy-tuloy na nila yung gagawin. Papasok na sila sa loob ng pugo. At minsan, kapag matapang yung daga, aatakihin pa nila yung mga pugo. So, mamamatay yung mga pugo mo kasi masusugatan. And magbi-bleed out yan or may stress, pati yung mga kasama sa loob. So, sir, Sir Johnny, ayun nga, naging problema ko yung daga noon, pero hindi ko na problema ngayon. Guys, ito na yung last question natin. So, question number 8. Galing ulit kay Sir Laloy Saison. So, ang tanong niya is, ilang weeks ba bago mangitlog yung mga pugo? Okay. So, Sir Laloy, ito po yung aking last batch. So, ito po, nag-start po silang mangitlog. 34 days old po sila. So, dinating po sa akin ito ng 26 days old. And then, nung nag 34 days old na sila, meron na pong bumutas. So, meron na pong umitlog na isang piraso. So, technically po, in 4 to 5 weeks old, ang pugo po ay pwede nang mangitlog. Depende po yan kung gaano kaganda yung inyong RTL. Number 1, kung gaano kaganda yung RTL. Number 2, kung gaano kaganda ang feeds na ibinibigay nyo sa inyong mga pugo. And number 3, kung nasusustain nyo lahat ng needs ng pugo nyo para mapaitlog nyo sila ng tama. So ngayon po ay nasa almost 12% na po ako ng aking production dito sa ating mga itlog. Na-deliver po ito August 23. Today po is September 7. So ilang days pa lang po ay nasa 12 or 15% na po ako. Konting-konti na lang po at maghahalo na ako ng quail layer mash sa ating starter mash na pinapatuka po dito sa ating mga new batch ng ating RTL quails. So yun po, Sir Laloy Saison. Kung ang question nyo po is kung ilang weeks bago mag-start mangitlog ang mga pugo, yun pong sa akin, nag-start na po sila ng 34 days. So 4 to 5 weeks, kung hindi ako nagkakamali, mag-start na po silang mangitlog.
Ayun sir, hopefully nasagot kita. Maraming salamat po. So guys, bago ko tapusin yung ating video, shoutout ko na rin si Sir Ayon Adven. Sir, maraming salamat sa panonood sa ating mga videos. So hopefully meron kayong natututunan sa bawat video na sineshare ko. And guys, ginagawa ko kong mas informative as possible yung videos natin. Kasi dumaan din ako dyan. Marami akong question, marami akong tanong, walang sumasagot. Bakit? Kasi hindi po lahat ng nasa quail raising business, quail farming business ay gustong mag-share ng kanilang knowledge. Kasi po, ang iniisip nila, syempre baka malamangan, baka mas umangat, baka matalo in terms of marketing. Pero when it comes to quail farming business po, hindi po una-unahan, hindi po huli-hulihan. Ang importante po, lagi kang may alam. Dapat alam mo kung anong ginagawa mo, alam mo kung saang direction ka pupunta. Kasi kahit nauna man sila at nahuli ka man, eh kung hindi naman nila alam kung anong ginagawa nila, paniguradong matatalo mo sila. So hindi po ito pasiklaban, hindi po ito pagalingan. Ito po ay survival kung sino ba talaga ang marunong. Ayun po, kaya huwag po kayong matatakot na mag-start ng quail farming business, lalo na kung alam nyo na ang laki ng potential dyan sa lugar ninyo. So hopefully guys, marami kayong natutunan sa 8 questions na binigay natin sa araw na to. And once again, this is your QA of Lakbay ni Alas. Maraming salamat po.